Praise the Lord! Hello! Kamusta po kayong lahat ngayon? Nawa, tayo po ay nasa mabuting kalagayan at nasa mabuting kalusugan. Pagpalain po ng Panginoon ang inyong pong buhay ngayon sa pakikinig ng mensahe ng ating Panginoon. Welcome po sa ating pong daily blessing na kung saan ito po ay live stream. Ito po ay diretsyong inyong mapapakinggan mula sa inyong mga bahay. Bago pong lahat, bago tayo magpatuloy, tayo pong lahat ay sumandaling manalangin. Ang maraming Diyos, salamat po sa iyo sa pagkakataon ito, Panginoon, na kami ay binigyan mo, O Diyos, ng pagkakataon na makapakinig, O Diyos, at makapanood, Panginoon, ng iyong mga salita, Lord, on our online, Lord God, live stream, Panginoon, sa bawat buhay, Lord, ng iyong mga anak. Pagpalain mo ang bawat isa, let your anointing, Lord, let the Holy Spirit, Lord, will speak to each and everyone. Father, we thank you. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Ngayon pong umaga, mga kapatid, ay nais ko pong ibahagi po sa inyo ang mensaheng na kapaloob at napapanahon sa ating mga buhay. Since tayo pong lahat ngayon ay nasa lockdown stage ng ating pong mga buhay, sa ating bayan, no, maging sa buong mundo. No, lahat po tayo ngayon ay talagang hinahamon ng mga pagsubok sa ating mga buhay. At alam niyo po, ang salita po ng Diyos ay nagbibigay po sa atin palagi ng paalala kung paano tayo magpapatuloy. Let us run in the race of faith. Tayo po ay patuloy na manatili at tumatakbo, no, sa ating pananampalataya. Run in the race of faith. Sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24 to 27, know ye not that they which run in a race run all? Ito po ang sabi po ni Apostle Pablo, but one receiveth the prize, so run that ye may obtain. 25, and every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. 26, I therefore run, not as uncertainly, so I fight, not as one that beateth the air. 27, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Sabi po sa wikang Tagalog, ito po ang sabi po ni Pablo, alam ninyong ang mga kalahok sa paligsahan ay tumatakbong lahat. Subalit, sabi dito, ngunit iisa lamang ang nagkakamit ng gantimpala, kaya't pagbutihin ninyo ang pagtakpo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit, ang gantimpalang hinahangad natin ay pang habang panahon. 26, sabi po ni Pablo, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit, sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan. Pagkatapos ng lahat ng ito at ng aking pakikibaka. Alam niyo po, ito pong si Paul, siya po ay isa pong lingkod ng Panginoon na dumaan sa iba't ibang mga challenges ng buhay. Siya po ay tulad ng isang atleta. Tayo po ay tulad po ng isang atleta na tumatakbo. Lahat po tayo, kapatid, ay may mga pinagdadaanan sa buhay. Ano man ang ating mga nadadanasan sa kasalukuyan, at ano man ang ating mga kasalukuyang pong na-experience, kapatid, sa ating mga buhay, tandaan po natin, hindi po tayo iniiwan ng ating Panginoon. God is with us. God is for us. God is under us and surround us. At ini-intercede po ng Diyos ang buhay po natin. No? Kapatid, ano man ang ating mga ginagawa ngayon, tandaan po natin, ang Diyos po ay nananalangin para sa atin, sa akin, at para sa iyo. At alam niyo po, hindi po humihinto ang Panginoon. Pwedeng tayo po humihinto
Subalit po ang Diyos, kailan naman hindi po siya umihinto para sa atin. At alam ko po, no, hindi pa tapos ang Panginoon sa buhay po natin. Tandaan po natin, tayo pong lahat ay may kanya-kanyang takbuhin at layunin sa buhay na ito. Kaya kapatid, huwag tayong hihinto. Magpatuloy lang tayo. Let us run in the race of faith. Sabi nga po ni Apostle Pablo in Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthens me. Sabi ni Pablo, magagawa ko lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagbibigay ng kalakasan sa akin. Kapatid, ang kalakasan ng Diyos ay kalakasan po natin. Ang Diyos po nagbibigay ng kalakasan sa panahon ng ating kalagitnaan. Ang tanong, ano-ano po ang mga nagpapahinto sa atin, sa ating pagtakbo, sa ating Panginoon? What are the things make us stop running and doing the will of God? What are those things? Ano po ang madalas na kapagpapahinto sa buhay po natin? Unang-una, madalas, no? Ang tao po ay humihinto sa pagtakbo kapag siya ay nakaranas na napapagod na siya. Tired of doing good. Kapag tayo po ay napagod na. Kapatid, huwag kang mapagod dahil ang Diyos hindi napapagod sa iyo at sa akin. Ano po ang mga dapat nating tatandaan, no? Ang Diyos po ay hindi humihinto sa atin. Alam ng Diyos, ano man ang ating kasalukuyan na pagdadaanan ngayon sa buhay po natin, kapatid, just keep on running. Huwag po tayong mapagod sa ating takbuhin. At pangalawa, madalas ang ating pong napagdadaanan yung mga obstacles ng buhay natin. Obstacles of life. Ano yung mga obstacles of life? Yung mga sagabal sa buhay. Maraming sagabal po sa buhay po natin. Sa ating pagtakbo, alam natin lahat po yan. May mga sagabal, mga hindrances sa buhay po natin. Pamilya o iba mga tao na pilit tayong pinapahinto. Di po ba? Sa ating pagtakbo sa ating Panginoon. Pangatlo, isa po sa mga bagay na nagpapahinto po sa atin na kapag tayo po ay spiritually injured, emotionally or physically, no, we are offended. Yan po ang isa sa mga bagay po na nagpapahinto sa isang tao kung ba't ayaw niya nang tumakbo o magpatuloy sa ating Panginoon. Pang-apat, the issues of life. Yung mga issue sa paligid natin. Di po ba kapag nakaparinig tayo ng mga balita, no, mga bad news, di po ba? Minsan, nadidisappoint tayo at tayo po ay napanghihinayang, no, namawala tayo ng gana, no, sa mga paligid, no, na atin ng mga balitaan, no, mga pangit na balita, no, takot at pangamba. Ito po yung mga dalas na nagpapahinto sa ating pagtakbo sa ating Panginoon ng may pananampalataya. Panlima, no, yung mga awa sa sarili, self-pity, no, walang nagpo-push sa atin, no one push us. Imbis na sabi natin, dapat tuloy mo lang, no, let us go on, move on, kahit yung mga pagsubok, minsan walang tao nagbibigay sa atin ng papalakas po sa atin, no, kaya tayo minsan, naaawa na lang tayo, no, we become a self-pity on ourselves. But alam niyo po, dapat, ano man ang ating pagdaanan, let us continue, kapatid. Magpatuloy lang po tayo anuman ang ating mga napagdadaanan. Let us run with perseverance. Isa po sa mga bagay po na nagpapahinto po sa atin is lack of meditation. When we are spiritually burned out, kapatid, kapag ang tao po napagod na, na burn out na, na wala ng gana, doon nagsisimula yung kanyang paghinto sa ating Panginoon, sa kanyang pananampalataya. Kapatid, tandaan mo to, there is faith inside your heart. May pananampalataya na nandyan sa puso mo. Huwag kang hihinto at huwag kang itigil. Let us run. And, sabi ng Bible, how to run and keep the race of faith. Ito po yung gusto ko pong iwan ngayon pong sandaling ito. Una, kapatid, stay in the course. Huwag kang lalayo. Doon ka lang. Kung ano yung magandang plano ng Panginoon sa iyo, just stay on your course, keep on running, move forward. Tumakbo ka papalapit sa Diyos at huwag kang tatakbo papalayo sa ating Panginoon. Don't run away, just keep on running and stay in the course. Pangalawa,
boldly face the challenge. Dapat, ano man mga napagdadaanan mo, dapat may tapang ka. Kapatid, kaya mo yan, magagawa mo yan. Kaya nga sabi ni Paul, I can do all things through Christ. Dahil kay Kristo na nagbibigay ng lakas sa akin, sa aking pananampalataya. Pangatlo, let us run without complaining. Amen. No? Huwag po tayong magreklamo, anuman po yung ating pong nakikita, no? Nadidinig sa ating paligid. Huwag nating pansinin lahat ng mga bagay niyon. Let us focus our mind, our faith on the Lord Jesus Christ. Huwag po tayong titingin sa mga bagay na madidisappoint po tayo. Let us fix our eyes on Jesus. Let us run without complaining. Let us run with perseverance. May tiyaga. Amen. Pagtiyagaan natin lahat ng ito. Ang lahat ay matatapos after this pandemic, kapatid. Meron na magandang ginagawa ang ating Panginoon ngayon sa buhay po natin. And let us run for the prize. May gantimpalang naghihintay sa bawat isa sa atin. Huwag lang tayong mapanghinaan ng loob, kapatid. Magtiwala at manampalataya tayo sa ating Panginoon. God is for you, through you, and we will overcome. Kapatid, you are an overcomer and you are unstoppable. Huwag kang hihinto at magpatuloy ka sa ating Panginoon. Tuloy lang, kapatid. Just keep on running. Let us keep the faith inside your heart. God bless you. Pagpalain ng Panginoon ang buhay mo. O Diyos, salamat po sa iyo, Panginoon. Lahat ng mga salita mong ito ay aming pong ilalagay sa aming puso, sa aming isip, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, na huwag kami mapanghinaan ng aming pananampalataya. Anaman, O Diyos, aming pong napapakinggan, nadidinig sa aming paligid, Panginoon. Ang lahat ng ito, Lord God, eh, hindi mo namin papansinin. Itutuon namin ang aming isip, ang aming puso sa iyo, Panginoon. At kami, O Diyos, ay magpapatuloy sa aming pananampalataya sa iyo, God. Lord, pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga anak sa mga sandaling ito. Ano man ang kanyang pangangailangan, Lord, bless your people, O God, in all aspects, Lord God, of their lives. In Jesus' name, amen and amen. Kapatid, tandaan mo to, pinagpala ka ng Diyos. You are blessed. Amen.